And good evening mga kaibigan, we are here for the ESL Pro League 14 as the official Filipino broadcast here in Focus Fire. Muli, kami mga kasama yung shoutcaster for this evening. This is JB. And this is Sneaky Frog. We have a really interesting matchup na mangyayari right now. Heroic versus Ents, parehong nag-upset win up against sa mga top teams natin. Heroic, nakita niyo naman, natalo nila ang Vitality recently. And yung Ents, they're medyo nagsistrict na sila dito. 4 straight maps going through Astralis and Team Spirit. So, yeah, napaka-interesting ng matchup natin dito. Yep. On fire indeed. Pero, ang nakaset sa task ngayon ng ating Group A would be itong Heroic. So, siguro for Ents, nothing to lose. Siyempre, di ba? Top yung kalaban nila. Matalo nila to. They will go up the ladder. And, ano kayang tingin mo dito ngayon, Sneaky Frog? Madadala ba ng Ents yung kanilang init from those 4 straight maps? I mean, depende talaga, no, Boss JB? Kasi nakita naman natin from yesterday and the day before that, yung matches between Spirit and Astralis dito sa Ents. It was close, pero I expected the games to be closer considering nga, Spirit and Astralis ang nakalaban nila dito. So, I think Ents is gonna have a good time dito sa ating best of three, yung nilalaro ng maps ng Heroic. Gusto rin ng Ents laruin yata ngayon. And Heroic, I know they 2-1 Vitality yesterday, pero napaka bloody ng battle na yun. Mukha. Kasi 2-1, umabot yung ating bakbakan. And, ayun nga, base sa pinakita ni Direk kanina, yung run ng Ents dun sa ESL Pro League 13. First game, nice game yung Ents. Pero tingin ko naman, they're ready para bumawi dito sa ating next season, which is yung ngayon nga, mga kaibigan. And for Heroic, na alam naman talaga natin, maganda yung performance recently, pero gaya nga ng sabi dito ni Sneaky Frog, mukhang ready din talaga tumakbak etong Ends for this series. So guys, don't forget to share the stream since ito pa lang yung una nating series ngayong gabi. Marami pang bakbaka, actually second series for tonight. Marami pang bakbaka ng mga pwede nang mangyari dyan. Kanina na 2-0 ng Spirit, itong Bad News Bears. So who knows, baka umabot pa ng 3 maps yung mamaya sa dulo. Long game sana. sila na bahala doon. Buti na lang second dun. Series tayo dito. Oo, pero sa mga betlords natin dyan, kung gusto nyo magpuyat, manood, don't forget to follow the page Focus Fire Gaming. And kung di pa kayo nakakapag-bet, wala pa kayong account sa PNX Bet, don't forget to register using our code Focus Fire. All caps, gamitin nyo para swertehin kayo mga idol. Okay. Okay, and mukhang meron na tayong map picks. Salamat dun kay Boss Direk. Nakita na natin ang map picks. I think map 1 is gonna be actually binan ng Ensign Inferno. Okay, understandable. Isa-isahin natin yung map ban and pick dito. Heroic ban Dust 2. They really don't like playing Dust 2 from yung knowledge ko. Yung pinaka weird part dito para sa akin is Ents decided to pick Mirage when 3 of their best maps are still open. So, paano ba yun? Parang power move ba yun up against Heroic? Oh, tinalo namin yung Astralis sa Nuke. Tinalo namin most teams dun sa Ancient. And now, let's pick practice muna tayo dito sa Mirage para sa Ents. Pero, they should really be careful pag Heroic ang kalaban nila kasi Heroic is known to pull some very amazing strats sa mga ibang mapa. Very, very clutch strats as well. Pero, I'm really not sure yung about Heroic dito kasi yung matchup pa lang nakikita ko dito, I wouldn't say may advantage sila kasi for the past 2 series ng Ents dito, each player ang nagsa-step up. Especially, yung pinaka-interesting one dito ay si Dotto, who has been basically the definition of art from Finland. Kasi grabe, this guy does not let go of his W key, dire-diretso lang siya all the time. No problem para sa kanya na mamatay para sa kanyang teammates for the sake of information and for the sake of controlling the map. And ayun na nga, yung map ban pick na pinag-uusapan natin kanina, Mirage pick para sa Ents overpass for Heroic. And game 3, hopefully, ito yung gagawin ng Heroic.
at all cost dapat hindi nila papapunta sa game 3 to. Sabagay. Well, kasi syempre, ends, gamay nila yun eh. Mm-hmm. Doon nagkakamali, sobrang gamay nga nila yung natitira na mapa. So, really, really tricky. But for Heroic, I think kaya naman nila, since gaya nga nang sabi mo, medyo parang kampante in a way itong ends picking this Mirage. Kasi nga, si Dotto nag-step up dyan. Pero yeah, Mirage, alam mo natin, maraming ano eh, classic tong mapa na to eh. Diba? Yung mapa ng masa. Iga nga nila. Pero iba pa rin talaga yung mga strats na pinupulo off dito ng iba't ibang teams dito ngayon sa ESL Pro League 14. And tonight, we are going to witness the match between Heroic and Ents. For Heroic, if ever manalo sila dito, they will keep their spot dito sa ating Group A, which is the top one. And for Ents, medyo pababa lang sila, pero doable pa rin naman nilang panilang scores. Eh, pretty decent. And plenty of games to be played pa. Actually, isang laro na lang. Both teams pala. Sorry. Heroic and Ents. Yeah. Tigisan na lang sila, which is tomorrow night. Makikita din natin. Mm-hmm. And judging from yung form ng Ents, I don't think they're gonna be dropping maps anytime soon. Heroic, tignan natin. I think this is their best chance to get a map off of Ents. Alam niyo naman, napakalakas ng Heroic dito sa Mirage. You've seen yung highlight plays dito ni Kadian at yung mga ibang member dito sa Heroic. So, it really is up to whether or not they can get a set here. Early sets coming from Ents, breaching A site. Oh, smooth na smooth ang kanilang pagpasok. Easy plant there, but Stavin with that headshot denying that bomb plant. That small gap from those smokes. Eh, tinake advantage nga dito ngayon ng Heroic, but there's gonna be Kadian dead. Stavin very low, but this is a 4v3 matchup. Ents trying to win this one. Pero, crunchy headshot coming from Zhoosh. Wait. Bombs planted. Walang kit. Ngayon dito, itong Heroic, this is very tricky for them, but Snappy is alone. He will get those two remaining. It's a beautiful round coming from Ents. Grabe. Friendly fire dun, Boss Snappy. Mga fellow Danishmen ang na-takedown mo nun with that Tech 9. Pero really great job from Ents. Kahit namatay yung isang membro nila dito, they did really good damage control. Make sure na malayo kayo onte sa mga angle na possibly pwedeng kunin ng CT. And Snappy doing a really good job dun. I think kung hindi niya nakuha yung kill doon malapit sa sandwich area, it's over. That could have been round 1 para sa Heroic. Yeah. Pero good thing he stepped up, Kadian. Walang clear shot because of the smoke drop there. By Ents. Nicely done. Dotto picking up the early AK and the rest of the team. Meron man sila mong tatlong galil and one map pin. Tingin ko si Snappy dito. Ang magiging ano siya dito eh. Info lang din, in a way. Is going to breach under. Okay. Rotate sila. Mm-hmm. Pinabagalan muna nila. Kasi I think ina-expect dito ng Heroic yung usual very fast tempo play dito ng Ents. Pero Ents doing a really good job at switching it up. Meaning medyo magiging confused dito ang mga ibang miyembro sa Heroic. Especially, di naman yung numbers dito sa B-site. It's a 3v2. Usually it will end up with 1T left to plant the bomb. And yung lurk dito, unfortunately, hindi gagana para kay Dotto. Big and shush. Still getting a free AK, but Diha getting that kill on Tetesis, mga kaibigan. Snappy getting one as well. This is 3v2. Yung natira sa side ng Heroic be holding their deagles. Oh! Crispy headshot. But si Snappy, kabang sa may Kedli. Refresh. Went outside the window. Oh no! There's a flash, pero hindi na flash si Snappy. Stavin picking up a Galil, but Snappy with the final frags once again. Mm-hmm. And really good job na naman from Ents. It is the classic fast, I wouldn't say fast tempo kasi nagantay pa sila until around 48 seconds ng round na yun. Pero Ents doing a really great job of taking control of the site really fast. Hindi nila pina
pina-retake dito ang heroic or at least set up for a retake with maybe CT surviving in the corner. Talagang tinake nila ang site. They pried it from the hands of heroic and now ends. Really good start para sa kanila dito sa game. And looking at the economy of heroic with this eco round, malaking chance na makukuha na to ng end. Pero diha, good kill. Pero Tessus will be getting to right there. Zhoosh failed to finish Snappy off. May sapusa talaga tong si Snappy, mga kaibigan. Hades with the spray down, good smoke. Oh, grabe Snappy. These first three rounds by ends, isa lang masasabi ko yung sa performance ng Snappy. Sobrang sulit ang ginagawa niya. Mm-hmm. Gumagana yung high risk high reward play na ginagawa niya usually where he's just pushing into so many angles and Hades usually very deadly with the up pero naka AK siya ngayon since wala pang 4750 and Tessus na lang ang natitira dito. He has the bomb pero meron siyang tatlong terrorist na kailangan isipin dito. He's gone for an AK. Kandang ginagawa dito ngayon is Snappy na pag-flank but Tessus is ready for what's about to happen. Flash, alam niya na nag-iingay lamang sa may likod. Pero another flash there. Hindi alam ni Tessus na meron tao dito and Snappy with those ninja moves. Okay. Yan na naman. Nakita na, nakikita na naman si Snappy yung pagka-lurk playstyle niya. Lurk slash entry. Slash kung saan man siya mag-end up, maybe makakuha siya ng information, parang owl drone. Kumbaga dito, ang role ni Snappy, pero really great job. Nakaka-farm na siya with this MAC-10. Ibig sabihin niyan, they will be very rich going into the next few rounds. And Ents now has an AWP dito ay Hades, who is, in my opinion, one of the best aggressive offers ngayon dito sa tournament. Aggressive offer talaga siya dyan, Kadian. That flash right there, but slow push ata ulit ito coming from Ents. But heroic, they're gonna be ready kung saan man magbe-breach itong enemy team. Since merong naka-anchor sa may B-site, someone's guarding mid as well to give some info. Pero karamihan talaga nandito sa may A since nakakatunog sila na pwedeng dito mag-breach ang Ents. But Ents is patiently waiting doon sa kanilang mga spot. And si Dotto, anong ginagawa niya? Umukha siya ng info kung may tao pa sa may B eh. Ooh, the moment he threw a nade, Snappy getting the kill, getting both hero or both players in A side. Oh, easy kill there by Dotto from under. That's gonna be a plant for Hades. Ano to? Mag-save na lang ata ang heroic since barag na barag ang kanilang economy. Yeah, and wala na silang nades to get into the site other than a single flash which will clear one angle pero lima pa ang buhay dito para sa side ng Ents. Dotto, yun na naman, right place at the right time pero Tessus is gonna get the quick trade frag pero okay. That's pretty good from Ents. Yeah, pretty good indeed. 4v1, mga Zeb, Tessus forced to position dito ngayon sa may B-site and alam nila na nasa B-site nga nagsistay. Ayaw nilang magpa-save dito ngayon ng AK. They can spot itong si Dotto but the bomb's about to explode. Tessus waiting in a very great angle. He'll be getting one. That's a quick entry, quick exit frags coming from Tessus and hindi siya napatay. Mm-hmm. That's really important. He'll be taking really home a kill and the AK. Oo nga. Meron ka pang pang pat ng stats mo or rather pang pad ng stats mo dito si Tessus with that damage numbers pero grabe talaga si Snappy no parang sinapian siya dito. This reminds me of the time na nung nagta-top frag si Carrigan no para sa face clan parang siya yung nagpa-frag palagi and no one knew why kasi usually na yung stats niya for entry is 36% lang yung success rate pero kumagana, parang 100% success rate yata dito si Snappy and Dotto getting the kill. Early kill onto Stavin. Pero hindi lang kasi si Snappy yung gumagana ngayon eh. Even the rest of the team is playing really well to the point na napapasa nila yung galaw ng heroic. Diba? Slow push on mid.
coming from ends. They can breach B through short, but this is patunog lang. Magkakaroon nga ng info yung Heroic that Enz is already breaching short. And bibigay na lang nila. Yeah, oh, I think full save. Yeah. Ayaw na lang din talaga nila ibigay yung AK. Kasi pag napatay pa dito si Tezzes, masasayang yung momentum or at least yung opportunity na magkaroon sila ng AK the next round. Pero quick 5 rounds coming from Enz. Sa mga tumaya ng first 5 rounds dyan, mga idol, baka naman. Ang bilis ah. Oh my. Actually, the past few days, yung odds talaga ng Enz, napakaganda. Especially up against Astralis, grabe. I think it was times 5, tapos may nagbet ng, or rather, times 7, tapos may nagbet ng 500. And at the end of the day, I think nakakuha siya ng 3-5. Came home happy. You can come home happy as well pag piniem mo lang yung page natin na Focus 5. Siyempre, bet-bet na kayo habang maaga pa. Dito ang ESL Pro League Season 14. And Enz, with a really good take dito sa B-site. Really fast, really quick, classic Enz. And yun nga, kagaya nga na sinabi mo kanina, Enz, they're just playing like a solid unit, playing solid as 5. And yun yung positive part ng Enz team na to ever since yung first series dito sa ESL Pro League Season 14. Is yung kanilang teamwork as 5 members. Wala silang pake kung mamatay sila. Basta they're gonna get space and they're gonna possibly get the trade frags. Hindi sila takot na magplay ng super aggressive kasi alam nila yung teammates nila, they're probably gonna follow him up whether or not sobrang dangerous na strat. True. High risk, high reward. Ika nga nila. Pero wait, Zhush? Oh, ganda ng hold niya dito ngayon sa may site, but Spinks will get the trade. Ito yung sinasabi natin that the Enz is ready for what's about to happen. Diha, trying to spray down Tezzes. Dito siya ngayon sa may ninja, mga kaibigan. Wala pang nag-check sa ngayon. Toto, check in that corner. Tezzes won't have a clear angle dito. Pero wait lang, hindi niya chinek yung ninja. And there we have it. That's gonna be a trade once again. 1v3, and that's gonna be a round for Heroic. Mm-hmm. So at least they won that one. And nag-pay off yung paghihintay nila kanina. Mm-hmm. Diba? Yung pag-save ng AK plus AWP, really great shot dito from KDN. And really good job galing sa Heroic. Despite na madaming smokes dito sa site, naka-find sila ng opportunity para mag-lason dito. Really great job galing kay, I think it was Refresh, right? Or kay Tezzes, who was in the site itself. Nakakuha pa siya ng Bomb Planter and Hades and the boy doon sa Palace. They have no idea anong gusto nilang gawin. 2v3 is a really hard ask, especially knowing yung positions ng mga players ng Enz dito. Napaka-open. And nung namatay si Hades dun, iniisip ko na, naku, mukhang malabo na manalo sila sa round na to. Kinapos na silang firepower eh. Dun, yun nga, natalo nga sila sa trade, pero at least they are still holding the lead. Meron man sila ditong enough economy. Pero for later, siguro medyo mananakit sila kung sakaling matalo sila dito sa round na to. And how is Snappy already at stairs? Hindi ko alam how. I think no one was guarding connector. I think mas busy sila guarding A main dito and Refresh. Can I get the quick trade frag? Pero na-damage na yung control nila dito sa A site eh. Yeah. Well, magkaka-breach na nga dito ngayon. Both teams, Sphinx. Dead sa kamay ni Refresh, but Hades with that up. Okay. Actually good, 3v3. Dotto spraying down. Wala siyang any info, but Refresh will fall. Tezzes won't catch Hades na nandun sa may Gedli. Pero good jiggle pick there by Tezzes. Hindi siya napatay agad dun ni Dotto and he was ready. And alam niya kung saan i-expect yung kalaban. 2v2 action. With that M4. Okay. Oh, no! Kadian is dead. Tezzes being tagged there by, was it Diha? Yeah, I think Diha nga ang nagtag sa kanya dito. Smoke is gonna come out.
Diffuse? Pero... Diffuse. Spam lang galing kay Diha. I think they have time. Yep, they have time. They have time. Oh my god. Just barely as well dito. And Heroic, really great job. Actually, they played more forward than usual doon. Kaya naging open yung connector dito kay Snappy. Pero na-control nila agad ang situation dito. Really great flank galing kay Tesis. And now, Heroic are fighting back dito sa ends. And ito na yung sinasabi ko kay Dotto. He is just gonna jump and try to look for any kills that he can. And I think sobrang important talaga na i-hold nila ang CT doon. And unfortunately, with the help of a smoke, they got the win. And a fake defuse, really great touch. And hindi din kasi na-expect na mag-fake lang dito ng defuse si Tesis. Diba? And yeah, they paid the price truly, but Hades getting that good kill. On to Tesis, mga kaibigan. Dito siya bumawi, but wait, that's gonna be no scope kill from Cadian to Spig. Snappy taking a fresh and getting a double kill as Cadian was taken out as well, mga kaibigan. Coming from Markets, Goosh and Stavin, mga kaibigan, pwede silang mag-push hasta ngayon, but Snappy! Oh no, in a snap of a finger, Goosh was gone. Yeah. This is a save para kay Stavin. He should just go. Kasi dalawang ops nakatutok both into Market. No one's gonna peek it. Ooh. Except for Snappy na mamatay dito sa site and he's gonna decide to go for it. Unfortunately, si Hades nakabantay na agad doon sa P short. Yeah. And Ents, once again, forcing a timeout dito sa Heroic. Ah. Ito na namang fast methodical push yung ginagawa nila dito sa B, and si Snappy talaga yung pinaka-importante doon. If they did not take down Cadian, I think mas madaming damage na pwede niya pang gawin doon sa loob ng smoke with that AWP. And Ents, really good job. Ganyan yung Ents na ina-expect ko pag magte-take sila ng site, just pure dominance. But what a shot from Stavin. Ito yung ginagawa ni Dotto, siya yung lurk. Siya yung naghahanap ng control dito. And kahit pamatay siya dun, that's still important information para dito sa ends. They know that limited lang ang numbers nila dito sa B site. And off of that, they get another round on the board. And ends, really great job sa D side. Expected. Kasi they're the more aggressive team in this matchup. Well, that's true. And for ends kasi, hindi lang sila basta push eh. Meron silang plays na ginagawa na hindi lang sila nag-rush, but wait, Sphinx. Okay, pushing deep into the A side. Oh no. Dotto getting two kills right off the bat. 4v3. Alam nila na naka-eco round lang dito yung Heroic. That's why they're going for the push. Snappy getting one, leaving a fresh and Cadian. Grabe yung ends dito. Sneaky, ha? Kind of a throwaway round para sa side ng Heroic, and not much resistance. Expected ko yung Heroic, they would really stack a site kasi in the other games that they did, they, you know, stack a site with pistols lang. And sometimes it's effective, sometimes it's not. Sometimes yung objective lang is to do damage sa economy. And tignan mo naman yung economy dito ng ends. It's not that huge. So, I'm really confused kung bakit Heroic did not decide to stack here. But Ents, very quick round para sa kanila. Very easy. They just took it from Heroic. But isa na namang force, rather, isa na namang full buy para sa Heroic to try to prevent from Ents from taking over this game. Kasi so far, it's just been the Ents show. Kaya nga eh. Ents show indeed ang nangyayari ngayon, mga kaibigan. Hindi ko masasabing Snappy show eh. Kasi, wala, nag-step up din talaga yung ano, sila Dotto. Low-key lang sila, pero kitang-kita natin yung impact na nagagawa ng mga players na ito. But good molly coming from Heroic right there. Yung push nila sa A, medyo madedelay. Okay. So, another molly like that. Snappy smoke in mid. Mm-hmm. And I like that Ents is changing gears na naman dito for the past two rounds. Sobrang push lang talaga in your face ginagawa dito sa Heroic. But now, back on the
usual default sets na ginagawa natin dito, but I think Ents does it a little bit different where they're a bit faster, especially yung Palace player nila si Spinks. He's not afraid to peek all the way out dito sa Palace because he knows that Ents, rather yung ibang teammates na dito sa Ents, is gonna cover yung mga holes dito sa side. Ayun nga. There's a setup. Waited for the exact moment. Ayun na nga. Ganda ng set, mga kaibigan. If you're going to take a look at this one. Oh, Kadian! With that kill onto Dotto, alam na nila na meron na nga push na nagaganap dito ngayon. But Sploosh, grabe naman si Diha doon. Getting that kill. Spinks taking down Stavin. 4v3 action. Make it through. Azadis gets one. Kadian is very low. And will Heroic save these guns? I think they will. Mm-hmm. Forced to save these guns. Wala nang time to even defend the site here. Not even look at the site. Kadian may AWP Tessus with an M4. And I was really confused anong ginawa ni Refresh dun, to be honest. Pumunta lang siya into the site just to die, I guess. That's throwing away like $4,100 worth of equipment. So, I don't think masyadong masaya dito si Kadian with their new player. So, Ents, parang namamind control na nila dito yung Heroic nun. Like, they're forcing mistakes galing sa side nila and Heroic trying to go for these desperation plays. And Ents, I think they're used to teams going for desperation plays here. So, they're just gonna play their own game and just collect more rounds dito sa T side. Walang kahirap-hirap for Ents doon sa round na yun. Ganda nung setup nila and talagang tinignan nila yung time eh. Alam nila na few people lang yun nandito sa may A site. And kung onti na nga lang naman yung time, onti na lang din yung oras ng Heroic para makapag-rotate. Diba? So Ents played really smart in that round. Force buy na ulit dito ngayon yung Heroic since max loss bonus na sila. Mm-hmm. Really good one way dito sa connector. Just to try to find anyone dito sa top mid, but I think Kadian is just gonna let that go. Very common pre-fire spot yung position niya. So I think just backing off is the safe play. Heroic still chilling like usual. You know, ginagamit nila ang utility nila to delay the Ents push as much as possible. And Ents deciding to wait it out dito sa top mid. And napakaganda talaga kumuha ng top mid control. Or rather, mid control dito sa Mirage kasi you provide another entrance para sa mga terrorist mo. Pumasok sa either site and I think this could be a B-site take according to saan nakadrop yung bomb eh. No? Nandun sa top mid. Maybe this is a B-take. Slow B-take. Possibly. Yeah, it's possible. Baka ganun ulit gagawin nila. Wait for the 45 seconds. And then saka sila magpo-push. Yes. Kung ganun na nga yung ginagawa nila, but refresh! With that refreshing angle, beautiful kill on to Dotto. Sabay iwan ng smoke. There's gonna be some flash. We'll bank for a bit. It helped a lot. Stavin getting the kill on to Sphinx. Outnumbered dito ngayon yung Ents. This is gonna be the problem that they'll have to face. 2v4. Miha getting one snappy, taking refresh, but there's Tessus. Secure those final kills and an easy round for Heroic. This time around, nabasa na talaga nila yung play ng Ents. Mm-hmm. And yeah, Ents playing it slow for once after yung mga rounds nga na mabilis na tinake nila ang site. And unfortunately, Heroic, they know how to play slow as well. So I think they know exactly anong gagawin dun ng Ents. And I think the momentum is back on the side of Heroic kasi napaka-importante ng round na yun para sa kanila. That means they're gonna reset their economy. Pag matalo sila dito, maybe they can buy an M4 going into the next round. Meanwhile, Ents, I think they have one more good buy before they go into the force buy territory. And itong si Diha, siya na lang yung sobrang yaman dito para sa side ng Ents. Ah, ayun nga eh. Pero sa ngayon, mga idol, tingin ko okay pa naman yung nagiging laruan ng Heroic. Plenty of rounds to be played here in the first half. Pero for Ents, tingin ko talaga secured na sila sa first half eh. Those 8 rounds na na-accumulate nila, okay na yan. Baga, second half secured na sila.
Mm-hmm. Yun na nga yung sinasabi ko. Siya yung one of the best aggressive uppers dito sa ating tournament, and he is not afraid to peek those angles and ends slowly creeping into the sights. Jush! Naked tag dito and heroic. Medyo nagba-back off sila dito sa aggression ng ends, and really good reaction galing sa kanila, which they're just gonna play around where Ents is playing, pero hindi nila alam. No. May naglo-lurk palagi dito sa Ents, and Sphinx punishes Rush. Yeah, yeah. The angle coming from Sphinx right there, but Kadian holding that rat hole. Naku po. Pag lumabas ka, tapos ka. Stavin getting to without Snappy, and eto ngang si Hades, magiging mahirap to for Ents, pero 2v3. Kadian stepping up his game with that up. Kadian, nalingat lang, pero papatayin din naman si Diha. Sphinx, the only man left sa side ng Ents. Tapos pa kanyang kalaban, he'll be getting one. His position will be breached. Okay. Okay. Merong isa sa market. And medyo malayo nga dito yung isang tropa, but he's about to rotate as well. He's now planting for the B side. Flash. Inside the market. This will give him time para ma-recognize kung nasa ng kalaban. Oh no! Down to a 1v1 situation. Sphinx is doing really great. Oh no? Okay. So alam na nga dito ngayon. I-refresh kung saan i-expect yung kalaban. 1v1 with the Great One. Bombs about to explode. Sphinx loses that 1v1, and the defuse will be successful, and that's a round for Heroic. Good thing meron pa siyang nade dun sa ano na yan, dun sa moment na yan. Mm-hmm. And diba? Also, grabe. I think yung if Sphinx was a second faster doon sa flick niya, this would have been easily the round para dito sa Ents, and unfortunately, timing is not on his side. Wala siyang information doon sa 1v1. Pero this is still pretty scary para sa side ng Heroic. Sphinx is starting to make these plays that can possibly turn into a clutch situation, which means Ents, yung mga individually talented players nila dito sa roster nila is gonna start to make their own plays. Pero Stavin though is gonna start to shave down ibang members dito na pumapasok sa A site, and Ents, I think full control na sila dito, but Heroic, tumatama pa sila ng shots. Yun nga, nakatama pa nga. That's gonna be some spray down coming from Ents. Nade is out there. Toto took tons of damage but was able to plant the bomb. Oh, Hades trying to dig some. Tessa's there to get him down. And with the Famas, it's good. 3v3. One up. Two rifles from Hero for Ents. Two AKs. Doto getting the kill with the op. With the Deagle. And wait. Ents with that successful round. Mm-hmm. Parang dapat. Tingin ko, Heroic yun eh. Mm-hmm. Heroic. Totally. It would look like Heroic nga dapat yun. Pero Ents doing a really great job. Especially dito kay Doto. I think kung hindi namatay si KD yan dun, and then Doto got killed, this would have been a possible retake situation para sa side ng Heroic. Fortunately, sa Ents, one of their better, rather one of their best parts ng kanilang team is their post-plant defense. And they're not afraid to go aggressive and play those off angles na sometimes they don't work, but they're willing to take the risk. And Heroic, they couldn't handle yung defense nila dito sa side. Yeah. Wait. They're already in A. The moment na dumungaw dito ngayon si Stavin, he got punched there by Sphinx. There's some Molly. Sphinx giving out some info for his team. Walang tao. The CT. Stacked lang yung Heroic dito sa may mid. Snappy going under. Alam ba nila to? Di ata alam ng Heroic yung mga mangyayari. Refresh is dead. Doto taking Zhush. Okay. Pero Kadian,
nakakaramdam siya dito ngayon na merong manggagaling sa Mayonder. Tesis. He'll try to rotate. Para lang din talaga makapag-save sila dyan. Pag napadaan sila dito ngayon kay Snappy, this will be very hard for Heroic. Ang mga barrel na yan, kailangan nila for later. Snappy with those exit frags. Wow. Ends. Dominating this first half. Yeah, it's really weird pag sinapian na ang captain nyo dito na si Snappy, nakakuha siya ng tatlo dito. And I think he is top fragging for his team. He's 20-7. And pag nagpa-frag ng ganyan yung IGL nyo, that usually doesn't frag. It really means that you might have the game in the bag dito sa first half. And Heroic, they really could not keep up yung mga plays dito ng Ents, especially from Snappy. Pero Kadian, he's gonna try to contain Hades dito, pero Dotto is gonna try to get some control dito sa sites. Josh and Refresh, though, are gonna respond really quickly. Okay. And Josh, all right, gonna they contain. Want this round. Yep, they want really want this down. Round. Oof. Okay. Oy, wait lang. Snappy. Is this gonna be a clutch? Good Molly right there, forcing someone to reposition, but that's gonna be a 3v1. And the Snappy failed to win that one. Pero still, that first half totally favored Ents. And he's good, mga sad. Way too good for Heroic dito sa ating first half. Pero yun nga, first half pa lang to. Marami pa tayong pwedeng i-expect na plays from Heroic. Depende na lang kung di magtuloy-tuloy yung momentum itong Ents going into the next half. Sobrang important ng pistol round para dito sa second half pang para sa Heroic. Especially, mm-hmm. They really want to make this comeback and you really want to make a dent dun sa score ng kalaban. You really want to get that pistol round strat going. And I think Ents, if I do something odd to prevent yung pistol round win na yan, maybe they're gonna go for a 5-man push on either side. Pero we'll just have to see. Ents, you know, the usual stuff na nakikita natin from the past two series, their aggression plus their control and how fast they take control of the map, nakikita natin dito. And Heroic, feeling the burn ng naramdaman ng Astralis and ng Team Spirit for the past 2 days. And I think I did make a post yesterday dun sa page ko. Sabi ko, this will be an era of Ents where they could possibly be top 5 at least dito sa ating world rank. But maaga pa naman ng season. Just a bold prediction from me. Pero so far, Ents has been showing all signs going up. Like, yung floor nila, kahit yung floor nila, napakataas kumpara mo dun sa mga ibang teams dito. Oo. Hindi malabong mangyari yun, given nga na Ents doing some upsets, dealing pressure dun sa mga top teams din naman natin. Pero, ang talo pa lang nila sa mga laban nila would be against Vitality, which is 2-0. And right after that, nagtuloy-tuloy na nga dito yung Ents sa mga 2-0 wins nila. Etong Heroic na ata yung susunod. Alam mo yun? Kasi, ano rin, nakuha na ng Ents yung groove nila going into this tournament eh. But let's see. Still, kaya nga nasabi mo, masyado pa maaga para masabi. Kami pang groups ang maglalaban. This is just the group A. At sa isang araw, meron na tayong group B. Gan 26 yun. Group C and D, hindi pa din naman nagsisimula. Kaya mga kaibigan, plenty of ESCO matches pa ang inyong matutunghayan. Para nga malaman natin kung ano nga ba magiging standing dito ng Ents sa playoffs. Maging tama kaya yung prediction dito ni Sneaky Frog. Malay nyo naman, di ba? Magnostra dito si Tropa. Eh, samahan nyo na ng bet para sulit. Di ba? Okay, PM pag natalo kayo. Tama. Huwag nyo na nasisihin. Kayo sumunod eh. Kayo sumunod dyan eh. Okay. So, yun nga mga idol. We're waiting for the second half. Pero, Sneaky, ano bang tingin mo? Kakapusin ba ito ng Ents? Or medyo tatagal pa ng baga? I think it really depends whether or not maalaw ng Ents sa mga setup dito sa either side ang Heroic. I think yung really, really strong part ng Heroic dito is when they do their, you know, sets na ginagawa nila dito sa either side. And
they play those sets really well, parang robotic at that point pag nagte-take sila ng site, and that could work. That could work if Ents does decide to just, you know, take it and wala silang counterplay. Pero I think Ents, knowing how their team works, maybe they'll come up with a way to prevent yung parang robotic playstyle na ginagawa ng Heroic dito with their own flair. And usually flair nga ang magde-describe ng play dito ng Ents, but unfortunately the flair is not gonna work this round kasi si Refresh and the boys dito sa mid getting those kills, but Sphinx though with the tap. Si Snappy na naman. Snappy nag-iisa. Okay. 1v2. Quite doable for both teams. Pero Snappy, he knows where to expect one enemy, not knowing. Dyan yung isa, pero uy! Nagkabitawan sila dyan ng mga bala. Snappy knows where to expect his enemy this time around. Oh, Jiggle Peek. Coming from the other side. Oh, nagtatago-tago. Down to a 1v1. The bomb is with Kadian. Walang alam ngayon dito si Kadian. Kung nasaan dito ngayon si Snappy, bomb will be planted. He's trying to rotate. Plenty of time. Yeah. What? Dude, you should hear it from there. What are you doing, Snappy? Dude, turn up your headset. Dapat maradig mo yan doon sa A-side ng sa CT ka pa lang. Pero I don't think Snappy plays with that high of a volume dito. And Kadian, really good spot para sa kanya. But the smoke is gonna come out in the defuse angle. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no! Throws the oh my Snappy. God. Snappy with that clutch. Oh my God. Nag-alatanos dito si Tropa in a snap of his fingers. Nabura yung tatlo. Yeah. It's a 1v3, di ba? Situation. Yeah. Captain Snappy, once again, getting possessed by someone here. Grabe talaga. Despite this man being 31, he can hang with the younger players dito. And Kadian, parang salt in the wound na lang yan para sa kanya. And uy! Oh. Na-stuck tayo sa replay. Meron na palang nagtitake ng A-site. True. And gun round na din dito ngayon yung Ents. Walang ano-ano man. Bumili agad sila dyan. But 4v5 situation. Oh no! Spray and pray na lang dito ngayon si Kadian through those smokes. Okay. Pero, man, the damage by Ents towards Heroic, eh, sobrang dami. Maga si Kadian, even Tezzes, si Zeus niya lang yung medyo, alam mo yun, medyo healthy. At nakatapat pa nga si Snappy tulog! What a play! What a hat trick! Dito si Snappy na naman, si Snappy talaga ang nagsisira ng dreams dito ng Heroic, and how ironic na Danish man din ang magte-takedown sa kanila dito. And Snappy, siya talaga yung, siya yung star dito, siya yung nasa driver seat para dito sa Ents with that MP9 getting 4 kills. So that's 2,400 in the bank para sa kanya. And nakita mo, sobrang kalmado niya nung ginawa niya yung play na yun. Parang wala man lang pagbabago sa emosyon. Ay, nako po. Grabe, cold-blooded itong si Tropang Snappy. Ilang kills na siya dito, mga Sib? Apat, hindi naman talaga nun. Oh, Tezzes. Meron siyang info, yes. Pero hindi siya nakakuha ng kill right there. Oh, Dotto. Getting that kill. Grabe naman! Sabi ni Dotto, uy! Easy lang kayo! May iba pang player, hindi lang si Snappy and the rest of the gang went online as well. Mm-hmm. And then nag-fall apart yung, I think, force push dito ng Heroic. I think they expected Tezzes to get more control dito sa mid. Unfortunately, na-block off siya ng smoke and he couldn't get into the site. Heroic, I think, na-realize na nila that we should just force the site at this point. Kung mamatay tayo, it's whatever. And unfortunately, Dotto pa ang kapatay sa kanila, the guy with the MP9. And yeah, he's gonna get dropped with the AK. Plus, he has so much money to buy into the next round. Oh no. Grabe yung breach, mga Seb! Pero Diha is there to finish off Stavin, denying
that mid-push by Heroic. Kreses, he lost the duel against Sphinx. It's gonna be bad. Wala pang namamatay sa Ence sa ngayon. Easy for Ence nga ata talaga to. Diba? Mukhang yun na nga eh. And na-appreciate mo talaga yung ginagawa ng Ence dito. No? Kahit anong side ng map, lagi silang nagpa-flash play and diha. Nakuha na dito si Refresh with that one-way smoke. Dito sa mid, you can barely see it. Yeah. But the CTs can see over that super clearly. And yan na naman. Okay. Nakatatlong flash na sila dito sa mid, pero hindi pa sila tapos. And Ence, grabe. Wow. Dominance. Yeah, the dominance is really there. And kung titignan mo dito ngayon yung Heroic, yung pera nila, nakukuha na lang nila out of their loss bonus. Which is not ideal. Marami kang pero this time around. Pero alam mo sa sarili mo na yung Ence, hindi nasisira yung economy nila. Mm-hmm. And right now, Ence, nag-iipon na sila ng pera at this point. Dami na nilang bank. I mean, 6K, 4K, pwede ka pang mag-buy kahit matalo ka pa ng tatlong beses. And Snappy, ready with this MP9, pero Sphinx is gonna get first. Oh no! Oh no! I really thought that's gonna be an ace, pero still, 3K is still good, and wala. 16-5 nangangamoy. Mm-hmm. Sneaky. Yeah, I think kung ako yung Heroic, isipin ko na ang next map kasi Mirage is kinda lost, not gonna lie. Ents really just has a hold of this game and hindi na talaga makalaro ang Heroic dito. They just have full control of everything that is happening. And yun nga, nakikita natin kanina doon sa mid and other sides of the map. Flash plays over flash plays. Constant pressure dito sa mga players ng Heroic. And Ents, they're just keep pressing the pressure para dito sa Heroic. Hindi nila ma-handle yung situation na ginagawa dito ng Ence. Yun na nga sinasabi ko. They're not afraid to make plays and Snappy taking down Stavin immediately. Diha is low, yes. Pero hindi mo pa siya napapatay eh. Kaya pa niyang makakreate ng damage dito ngayon eh. Oh no. Grabe mga Seb. This matchup though. Okay. So, another smoke there. Maganda. Kasi at least blocked yung sight ng Ence right there. The Sphinx. Ganda na angle niya dyan. Little did they know. Heroic is trying to push. A sight? Okay, not yet. Not yet. But hey, this will be there. So, my A main. Sphinx getting the kill. He got impatient. Binaba niya na yung ladder, mga kaibigan. There's gonna be the flash, guys, coming from a Heroic 2v3. Zoosh with the Molly. Oh. Okay. Bangas-bangas buhay nila dyan. Pero, oh no! Snappy! With that ticket booth play, Tessus is alone. Can he win this one? Kanina nga, ay panalo ni Snappy 1v3. It's possible. Magana dito ngayon si Diha, but Diha will still get that kill and a beautiful map para sa Ence. Wow. Just wow. Mm-hmm. And ina nga, all the positives you can say about Ence lumabas dito sa ating first map of Mirage. And I think I know why bakit nila pinipick ang Mirage. Kasi yung old Ence, usually, di nila pinipick yung Mirage. I think that Finnish people really just don't like yung mapa na to, to be honest. And ever since na nag-iba yung roster, it really just shifted yung dynamic kung paano maglaro yung Ence. It went from super robotic, parang makinig ka kay Alexi B or kay Alu or else mag-fail tayo dito. But I really like this parang freeform playstyle dito ng Ence, no? Parang Snappy, sinasabi niya lang sa teammates na, okay guys, you can make a play. Pagtapos na kayo gumawa ng play, we can just defend the site. And isa na namang player gagawa ng play. Pag si Dotto namatay, si Sphinx gumagalaw pa rin dun sa mapa. And that's why sobrang gusto ko yung team na to, kasi they're so dynamic when it comes to their map pushes.
free flowing lang eh. Ganun yung ginagawa nila, mag-fail yung isa sa ginagawa niya. May info tayo, the one player is here, we can breach this one. So kaya natin silang i-outnumber and that way nananalo nga yung ends. But that's just our first map, mga kaibigan. Bilis na nangyari. Pero going into the next, hindi natin sigurado kung ano nga ba ang magiging hatol dito ngayon. Will Heroic step up their game and possibly defeat ends dito sa mapang ito at umabot tayo sa map 3? Pero who knows, mga kaibigan. Malalaman naman natin yan sabay-sabay as we go on to the next game. But syempre, magte-take muna kami ng quick break. Muli kami naging shoutcaster nyo. This was JB. And this was Sneaky Frog. And we'll be right back for the game to action of Ents versus Heroic dito sa ating ESL Pro League 14. We'll be right back.